sit down. Oh, so, are we all set? Yes, ma'am. Good. Matagal na dapat nag-run ang project na ito. But the client insisted on having a meeting with Gia. Kaya sana ma-approve na yung project na to para hindi tayo paulit-ulit. Wasted time is wasted money. Excuse me. Hello? Yes, Teacher Karen. Wait, what? As in now? I mean, can it wait? Because I'm in a very important meeting right now. Okay, thank you. Hello, Helen? Hindi naman. Eto, pauwi ako ng bahay galing sa opisina ni Adam. Napatawag ka. May problema ba? Achi, hindi naman sa nakikialam ako, pero kung urgent yung pagtawag ng school ni Michael, okay lang naman na kami na lang yung humarap sa kliyente. That's my call, Gia. Hindi mo kailangan sabihin kung anong kailangang mangyari dito. Alam ko naman yun. Ikaw kasi importanteng tao na kailangan nandito para sa major decision. Okay lang din naman na ako na lang yung pumunta kay Michael. Kung ano yung gusto mo, dito ako o doon. Kawawa naman kasi yung bata eh. Total, ready naman na sila Summer tsaka yung buong grupo para mag-present. Nag-meeting na rin kami bago kami pumunta dito. No. You stay here. Hindi naman kasama sa Brand Alliance yung magpakaulirang kamag-anak ka. Di naman kasi ibang tao sa akin si Michael. Pamangkin ko rin naman yun. Mrs. Suarez wants to meet you dati pa. I expect pagbalik ko dito, meron kayong magandang balita para sa akin. Okay? Excuse me. Dominic? Grabe! Ayaw magpatulong! Hirap tulungan. Magandang loob na nga eh. Napagsabihan ka pa. Uy, sandali. Easy. Dapat talaga lahat kayo may opinion. Pwedeng hayaan na muna natin si Dana. Mag-concentrate tayo sa presentation para alam na alam natin mamaya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Dominic, what time is our next meeting? At 2 p.m., ma'am. With the Malaysian investors. Wait, can you move that to 3 to 3.30-ish? Parang hindi po kaya, ma'am. Because after your meeting, we have a scheduled flight to Palawan para makita ang site. Dana? Ma. Oh, you leaving? Yeah, tumawag yung school ni Michael. Urgent meeting daw. But we have a meeting today. You can't be late for that. Yes, I know. Babalik ako kagad. Okay. I gotta go. Dominic, my bag. Take care. Bye-bye. Di ba ngayon yung meeting with Mrs. Suarez? Sino yung tumatao ngayon doon? Si Miss Gia po and her team. Call Amanda. Tell her I want her there sa meeting. Yes, madam. I'll wait for her. Gamot ito sa cancer at saka blood infection. Oo, si Gia. Nagkaroon siya ng breast cancer. Gumaling naman, lumakas ulit. Pero, nitong huli nagka-infection, kaya yan. I'm so sorry, Kai. Sana naman kahit papaano pinaalam mo sa amin. Kahit may naging mabigat tayong pinagdaanan. Tutulong pa rin naman kami kahit papaano, eh, kahit through prayers or in any way that we can sa abot ng aming makakaya. Helen, salamat, ha? Kamusta ka na? Okay naman po. Si David po, kamusta? Mabuti naman. Excuse me po. Is everything okay? Am I late already? Miss Del Mundo, may kanya-kanya po kasing project assignment yung mga interior designers dito.
Kung ano pong naka-assign sa atin na project, yun lang upon natin with the client. So, ibig sabihin, ayaw niyo akong jumoin? Sige. Welcome naman ho kayong umupo. Kung makikinig lang kayo. Of course. Actually, napaka-busy ko. Pina-attend lang ako dito. Nino? Well? Ako. May problema ba? Gia Wong, it's a pleasure to meet you finally. Same here, Mrs. Suarez. I've been waiting for this day. I'm super excited. Okay, let's start with the presentation. Yes. Oh, hi, Mrs. Wong. I didn't even see you there. Hello. So nice of you to attend. Hi. I know you're busy, Mrs. Chow. Pero nababother na kasi kami lately kay Michael. He's always quiet. Lagi na siyang nasa corner na yun. Maybe he's just artistically inclined. You know, that's why he has his moods. And we never know what's going on in their minds, right? Wala na siyang gana sa activities, mami. And lately, napapaaway na siya sa mga classmates niya. Well, I'm pretty sure hindi naman siya nag-initiate ng mga fights na yan. I mean, I know my son. Michael is a peace-loving child. Kahit sino po ang nagsimula, ang point is, malaki ang pinagbago ng behavior sa anak mo. How are things at home, Mrs. Chow? Fine. Everything's fine. Pero hindi ganun ang kwento ng bata. Hindi na daw niya nakakasama ang daddy niya. And madalas daw kayo mag-asawa, mag-away. Well, hindi ba normal lang naman sa mag-asawa ang nag-aaway minsan, di ba? Mrs. Chow, ang kapakanan ng anak mo ang aming inaalala. Hindi kaya mas kailangan ni Michael ang kalinga ng isang ina? Hello, David. Oh, where are you? Nasa labas pa ako for a meeting. My client is running late, pero papunta na. Ay, paano yan? Akala ko ba susunduin mo si Michael? Baka ma-late ka, maghihintay yung bata. Yeah, I know, Mom. Bibilisan ko na lang yung meeting ko. Huwag ka na mag-rush, kliyente yun. Ako na lang ang susundo kay Michael, ha? Are you sure? Yes, it's no trouble at all. I'll do it for you. Isamis ko na nga yung apo ko eh. All right, Mom. Thank you. David, by the way, nakita kami ni Kai kanina. Punta ako sa bahay nila. Nabalitaan ko na nagka-cancer pala si Gia. And recently, nakasakit siya ulit. Blood infection. Wait, is she okay? Ano nangyari? How is she now? Kwentuhan na lang kita pag-uwi mo, ha? Sige, mauna na ako. Susundin ko pa yung apo ko, eh, ha? Okay, bye, Mom. If you're still going to work, pwede pong atin mo muna ako kay daddy ko? Hindi, hindi pwede. Michael, don't tell me what to do, ha? Kung saan ko sasabihin pupunta ka, dun ka. Ika na, pasok na. But I want to be with daddy. Kulit mo, ha? Hindi nga pwede, not today. Then when? Huwag mo nga akong kulitin. Ang busy-busy ko ngayon, marami akong meetings na iniwan para sa'yo. I know you're busy, Mami. Ang sabi ko po kay Teacher Karen, si daddy ko po ang tawagan. Ano sinabi mo? Michael! Hi! Hi! Ang tagal nating hindi nagkita. I missed you! Me too! Dana, naipit kasi si David sa meeting, kaya ako nang pumunta. Baka naman pwedeng mahiram kahit sandali itong si Michael. No. Pupunta lang kami sa mall, tsaka manonood ng sine. Okay lang ba yun? Ihatid naman namin siya sa inyo pagkatapos. I'm really sorry, but hindi pwede. It's okay. Don't be upset, ha? There'll be a next time, ha? Sige. Dana, lahat ng bagay na pag-uusapan. Don't do this. We have to go. Let's go! Bye-bye, Mama Ellen. Bye! Absolutely love it. What? It is a go, Miss Gia Wong. This is an absolute go. Thank you, Mrs. Suarez. Salamat. Kailan tayo mag-start ng execution ng project? Sana by year-end, matapos tayo. Kaya? Interior decor, we can assure you we can finish within 2 to 3 months. Pero dapat po kasi mauna yung major structures. So,
We can ask Madam Lucy kung kailan sila matatapos. Ikaw lang sumagot niyan, Gia. Kasi, total, lahat naman kayang-kaya mo eh. Kasi, ang galing-galing mo. Hindi ba, Amanda? No, we are so blessed to have this genius, brilliant, and remarkable artist dito sa Dragon Empire Builders. More power! The dragon roars! Michael, you know what? I'm doing everything to make this work. Huwag mo naman akong pahirapan. You're not responding to me. What's wrong? Alam mo, I give you everything, ha? Everything that you want, everything that you need. Ano pa ba? Ano pa kulang, ha? You know what? I think you're just being too spoiled already. This is very wrong. Michael, you do understand. Ginagawa ko lahat ng to because I want to be a good mother to you. Mommy, good mother ka naman po. Miss mommy in the whole world. Miss ko lang po talaga si Daddy and Mama Helen. Baby, ano? We'll talk about that some other time, okay? Do you know that I love you so much? Love you, Mommy. Well, anyway, Mrs. Suarez, thank you, and I assure you, the project will be complete by year end. Okay, thank you. So I guess that's it. Thank you. Once again, Ms. Gia Wong, thank you. Thank you, Mrs. Suarez. You guys, thank you. Well done. Thank you, Mrs. Suarez. Thank you. Thank you so much. Thank you. Genius, this brilliant. Oh, and remarkable artist na muntik nang sakalin ni Madam sa sobrang husay mo. Kaya talaga pag narinig kayo ni Madam basta ang mahalaga may another project in the bag. Sabi nga ni Miss Amanda, Dragon. Hello, Tom. Ma'am Dana, nagpa-move po tomorrow ng meeting ang investors. Igogo ko po ba or sabihin kong hindi kayo available? Okay, that's perfect. At least hindi ako marag. Schedule mo na lang tomorrow around 10 a.m. Okay, thanks. Michael? Perfect, we're gonna go home now so that you can rest before doing your homework, okay? Wala po kaming school tomorrow, birthday headmaster. Okay, then that's perfect. You'll come with me to the office. Michael? Did you really fight with your classmates? Sila po nauna, Mami. Totoo bang binato mo yung lunchbox mo sa kanila? Not at them. Pero tinapon ko po talaga lunchbox ko sa floor. Sorry, tinutukso po kasi nila ako. Galit po ako. Hindi ko na po ulitin. Michael, don't let anyone do that to you ever again. Huwag na huwag kang magpapabully. Because you are strong. And you are a Wong. Ciao to Mommy. Wong, you are strong and great because you are a Wong. Remember that.